Okay na tayo dito. So next up po natin itong active learning. I think sabi ko sa inyo ay sagutan po ito. So nakapag-try po ba kayong magsagot? Okay. So ano po yung inyo nakuhang answer for the letter A, CPI and 2015? Please type your answer. Okay, so later, check natin kung tama yung answer ninyo. How about the CPI inflation rate from 2015 to 2016? %40. So let's check po kung tama yung inyong mga answers. So for letter A, sa computation po natin ng CPI, so again, susundin lang naman po natin yung atin pong step by step sa calculating in CPI. Pero dito, since ang tanong lang naman po ay CPI, hanggang step 4 lang po tayo. So for the cost of basket in 2015, so we have the 5 times 10 and then i-add po natin yung para sa chicken na 5 times 20. So, yan po yung cost of basket natin for year 2015. So, in order to get po yung ating CPI, ang formula natin ay yung ating pong cost of basket of the current year divided by the cost of basket of the base year multiplied to basket of 2015 is 150 divided by the cost of basket ng base year na 120 multiply to 100, ang atin pong final answer is 125. Yes, correct naman po yung inyong nakuhang answer. Then for the next one, sa letter B naman po natin, for the inflation rate natin ng 2015 to 2016, so let's compute po for the cost of CPI basket in 2016. So we have 9 times 10 na quantity plus 6 times 20 na chicken. So we have a total of $210. So in order for us to compute the inflation rate, we need yung mga values ng ating CPI both for year 2015 and 2016. So kanina yung 2015 nakuha na natin yung ating CPI. So ngayon ang kulang na lang natin ay CPI for year 2016. So we have 210 na cost of basket for 2016 divided by cost of basket of year 2014, which is 120. Then multiply natin sa 100 ang ating CPI in 2016 is 175. And then in order for us to get po yung ating CPI inflation rate, so we have yung CPI natin for 2016 minus CPI in 2015 divided by CPI ng 2015. So, we have a total po ng 40%. So, yes, tama naman po yung mga naging answer ninyo for this question. So, actually class, ito pong next slide natin. Ito yung mga usually nakasama po sa CPI basket. Pero per country po ay magkakaiba nung item sa sinasama sa CPI basket. So kaya nga lang, kumbaga, majority pa din, ito po yung mga nagiging category. So we have food and beverages, the housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication, and then other. So hindi naman po siya specifically na halimbawa, yung sa mga groceries, iisa-isahin mo, may sardines, may asukal, may kape, hindi naman po ganun. Ika-categorize pa din po natin yan. Ano? So, para po mas madali kay PSA na ma-determine po yung mga items and also yung prices. Okay? And dito class, actually, ito pong example natin na ito ay hindi Philippine setup. So, humahanap po kasi ako ng para sa Philippines.
Kaya nga lang po ay wala akong makitang latest. Puro ang tatagal na din. So, ito na lang din yung ginamit ko, yung nasa US setup po ito. Okay? Pero sabi ko nga kanina ay hindi naman nalalayo. Kasi yan pa din naman yung mga kailangan and usual yung pinapurchase po ng ating mga typical consumers. Okay. So, dito, almost same lang naman yung question natin doon sa Active Learning 1. So, naglagay lang po tayo dito in 2016, meron po tayong naging difference po doon sa ating quantity. So, we have here 5 pounds ng beef and 25 pounds ng chicken. So, ngayon, let's try to compute po itong A and B using the new value po natin for the 2016 quantity. So, for letter A po natin, so, i-close ko po muna ang aking video ha, kasi nahina ang connection dito sa, sa faculty room. Okay, so, for letter A po, compute cost of 2016 household basket. So, ngayon ay, let's compute po, magkano ba yung magiging cost of basket natin for 2016? So, we have 5 times 9, plus yung 6 times 25, ano po yung ating cost of basket for 2016? Okay, so meron po tayong 195. How about the next question? Compute percentage increase in cost of household basket over 2015 to 2016 and compare to CPI inflation rate. So, ano pong gagawin dyan? So, i-compute lang po natin yung magiging percentage increase. So, ano bang hinahanap pag percentage increase? Yung inflation rate po natin. So, for 2015 to 2016, ano po yung bago natin na, cost of household basket pala, yung kailangan natin i-determine. So, ano daw yung naging percentage increase? So, kung kanina, yung atin pong 2015 ay meron po tayong cost of basket na 150, tapos kinompute natin yung cost of basket ng 2016 ay 195, ano po yung percentage increase for the cost of basket. So, paano makukuha yon? So, we have cost of basket ng year 2016 minus cost of basket ng year 2015 divided by cost of basket ng year 2015. Ano pong percentage noon? Mumultiply natin sa 100%. Okay, so we have 30%. And then, yung nakuha po natin na inflation rate kanina for the previous problem ay 40%. Sa atin pong kinuhang inflation rate, ang ginamit po natin ay CPI values. Dito naman po sa rate of increase ay cost of basket. So ngayon, class, ang sabi kasi ay compare to CPI inflation rate. So, syempre, kapag nagko-compare tayo, dapat po ay meron tayong magiging analysis. Anong magiging analysis natin dyan? Alin ba class daw yung mas accurate po natin? Ang ginamit natin ay yung cost of basket or yung sa CPI inflation? Sa palagay po ninyo? Ano po, sa palagay nyo, type your answer, wala naman akong minamaling sagot. E di kung ika-clarify natin kung mali ang pagkakaintindi pa. So, based lang po sa na-discuss natin, sa palagay nyo, alin yung mas accurate po dyan?
Alin yung mas accurate na nakikita natin yung increase in the cost of living? Okay, may CPI. Okay, so actually class, kung atin pong titingnan yung data, wait lang. Ayan. So, kasi ang tinatanong ko sa inyo, kung alin ba yung mas accurate po na nagme-measures ng pag-angat talaga nung nagiging cost of living. So, alin po ba dyan yung directly affected ng cost sa computation? Yun pong ating computation ng cost of basket. Yung naging result na 30%. So, usually, ganun po yung magiging analysis dyan. Pero, let's discuss po yung mga susunod na slide. Tingnan natin, alin ba talaga yung mas accurate doon sa dalawa? Yung computation lang ng percentage increase natin for the cost of basket or for the CPI. So, let's check. So, but before that, let's discuss po muna kung ano po ba yung mga na-encounter nating problems with the CPI. So, we have what we call substitution bias. So, in here, over time, some prices rise faster than others. And consumer substitutes towards goods that become relatively cheaper, mitigating the effects of the price increases. And the CPI misses this substitution because it uses a fixed basket of goods. So, di ba class, yes, talagang manineglect siya sa CPI. Bakit? Kasi, kapag may mga cases tayo na halimbawa may specific item tayo na isinama sa computation ng CPI. So, ibig sabihin, nakapix yung item na yun, yun talaga yung dapat nakasama sa computation ng CPI. Kaya nga lang class ay through technology din and then yung pag-i-improve ng mga quality and then yung mga nagiging tawag dito, pagiging competitive ng mga companies, ang nangyayari dyan ay may mga companies na nagpo-produce ng mas murang items na pwede natin maging substitute doon sa initial items na kasama ng fixed basket natin. So with that ay hindi po natin nakukonsider sa computation natin ng CPI yung mga na-add or yung ginagamit po natin to substitute yung mga items na kasama sa fixed basket. So, isa po yan sa nagiging problem natin. So, ano po ang nangyayari? So, si CPI po natin, it overstates increase in the cost of living. So, kumbaga, medyo ang nagiging result na po ng computation natin for the CPI ay medyo exaggerated na siya doon sa nagiging actual lang naman na nagiging cost of living. So, di ba, ang tendency natin mga buyer, kapag may nakita tayong pwedeng i-substitute na mas mura, yun yung bibilhin natin. Pero sa CPI computation, ay ang nagre-reflect po ay yung nagiging cost po nung existing na binibili. Or yung usualing binibili, hindi po yung naging substitute item. So, kaya na-overstate po natin yung increase in the cost of living. Okay? Naintindihan po ba ako? Okay, so next po tayo. Another problems with the CPI is introduction of new goods. Actually, related naman po ito doon sa kanina. So the introduction of new goods increases variety, allows consumers to find products that more closely meet their needs. In effect, peso become more valuable and the CPI misses this effect because it uses a fixed basket of goods. Thus, same lang din naman, na-overstates po yung ating CPI. So, halimbawa, class ay yung mga bagong labas po na mga
or noong inirelease yung mga iPad, noong mga inirelease yung mga bagong model ng phones, 'di ba? Introduction of new goods po 'yon. And then those items po ay yung mas nakaka-satisfy kung ano ba talaga yung mga needs ng mga bumibili. Katulad na lang ng pagkakaroon din ng mas maayos na technology nga, nagkaroon ng mga phones in terms of communications. So, di ba, yung pagka-avail mo ng mga ganong items, supposedly, dapat kasama siya sa measurement ng cost of living. Kaya nga lang, sa mga previews or yung kapag nag-i-start pa lang po yung ating paglo-launch ng new goods ay hindi pa po siya nakasama sa CPI. So, ang nangyayari ay na-overstate po natin yung ating or hindi po natin na-consider sa computation natin ng CPI yung mga nai-introduce na new goods. And then for the next one ay unmeasured quality change. So, dito naman po ay we have improvements in the quality of goods in a basket increase the value of each dollar. So, the PSA tries to account for quality changes but probably misses some as quality is hard to measure. So, with that, now overstate pa din po yung CPI natin. So, ano ba yung mismong problema ni CPI with regards po dito sa unmeasured quality change? So, kasi class ay kumbaga, dapat nasasama natin sa measurement po ng both sa economic well-being and cost of living yung ating nagiging improvement sa quality ng mga goods. So, 'di ba, both yung mga pagkain natin o kahit yung mga ginagamit po natin na mga devices, so 'di ba, as time goes by ay nag-i-improve po 'yan. So ngayon ay hindi naman po nasasama sa computation natin ng CPI yung mga nagiging changes na iyon. Yung mga nagiging improvement ay kung tutuusin class ay for every improvement po na iyon ay kumbaga nasasatisfy po noon yung ibinabayad na amount ni customer. So ngayon, though si PSA naman or si government, they tried na makompute sana yung equivalent value ng quality. Kaya nga lang, we all know na ang quality po ay, from the word quality, qualitative din po iyan, yan po ay hindi madaling i-measure. So since ay qualitative, wala po tayong equivalent values mismo directly na equivalent po doon sa value ng nagiging improvement ng quality. Okay, so yan yung mga nagiging problems. Hindi siya nasasama sa computation ng CPI. And each of these problems causes the CPI to overstate the cost of living increases. So the PSA has made technical adjustment but the CPI probably still overstates inflation by about 0.5% per year. So kumbaga si PSA kapag nagko-compute na sila ng CPI ay nagkakaroon na po sila ng adjustment wherein yung mga na-mention po natin kanina na usually nagiging problems with regards sa computation ng CPI ay kinoconsider na nila and magkakaroon tayo dito ng nilelessen po nila yung value ng CPI. Kaya nga lang ay still, hindi pa din naman po magiging accurate yun. Kung baga ay estimation lang po yung ginagawa ni PSA or ng lahat ng mga agencies sa mga government ng iba't ibang bansa sa computations po natin ng CPI. So, wala pa ding accurate value yung mga na-mention natin kanina mga problems. So, this is important because social security payments and many contracts have COLAs tied to the CPI. So, kaya mahalaga class na maging accurate po yung ating CPI. So, kung madami po yung nagiging overstated natin na values or malaki yung ating overstated na inflation ay affected po yung magiging cost of living adjustments ni government and ni mga industry. So, di ba, based on my discussion last time ay ang isa sa purpose po ni CPI ay para po ma-measure or magkaroon po ng ma-measure po ni government or ni industries yung benefit level.
So ngayon, kung hindi po na ma-measure natin ng tama or sobrang taas naman ng magiging inflation rate natin, so aakalain ni government or gagamitin ni government na basis yon sa pagbibigay ng mga benefits and also ganun din po sa mga industries. Ngayon, if overstated nga po yan, ibig sabihin ay possible tataas din po ng sobra yung benefits na mabibigay ni na government and ni industry. So, hindi po siya magiging tama. So, maganda sa mga magbe-benefit. Kaya nga lang, kalaunan ay hindi din naman. Kasi, mauubos po yung budget ni government. And also, same with the industries kung talagang they are very particular po sa paggamit ng CPI as their reference. Class, naiintindihan pa po ba ako yung ini-explain ko po? Okay. So, ito class yung ating, ito naman illustration lang po natin for the GDP deflator and CPI. So, as you can see, class, ay almost same lang naman po. Ano? So, kung ano po yung nagiging movement ng ating GDP, ay ganun din yung CPI. Pero sabi ko nga sa inyo last time, ang CPI ay part lang siya ng GDP deflator. Kasi ang CPI, limited tayo sa fixed basket. Si GDP deflator, lahat ng consumption, lahat ng consumption po within the country ay kasama. Okay? Pero at the same time, same pa rin naman po yung movement niyan. Kaya nga lang kung mapapansin nyo po ay yung atin pong GDP deflator and CPI ay hindi po iyan nag-i-equal. Okay? So, the contrasting in CPI and GDP deflator, eh bakit nga po ba ganun yung itsura ng graph natin kanina? Kasi nga po, meron tayo nito. Meron tayong mga contrast between CPI and GDP deflator. The first one is in terms of imported consumer goods. So, yung mga imported po ay kasama sa computation natin ng CPI. Kung siya po ay part ng mga purchases ni typical consumers. Pero hindi po yan kasama sa GDP deflator. Kung natatandaan nyo po sa module 11 natin ay ang mga imported po ay ina-add natin sa consumption pero minaminus din po natin sa net exports. Kaya all in all, unchanged po yung GDP deflator when it comes to imported goods. Kapag naman po capital goods yung pinag-uusapan natin, excluded po yan sa CPI. Bakit? Yung mga capital goods po, usually yan yung mga investments, malalaking items like the machines, yung mga tractors, ganun po. So, hindi naman siya kasama doon sa mga purchases ng mga typical consumers. So, that's why hindi siya kasama sa CPI. But, siya po ay included sa ating GDP deflator kapag siya ay produced domestically kasi siya po ay part ng investment. Pwede siyang gamitin sa mga businesses. Okay, katulad nga po ng mga machines. Okay, so yan po yung contrasting sa GDP deflator and CPI when it comes to imported goods and capital goods. And then for the next one, so we have basket. In terms of basket naman, si CPI po, it uses fixed basket. Si GDP deflator naman, it uses basket of currently produced goods and services based po sa definition natin ng GDP. Nakadepende po sa period or time ng ating pagkocompute ng GDP kung ano-ano lang pong mga items yung isasama natin sa computation. So kung halimbawa ay year 2023, dapat lahat lang ng produce ng year 2023 ang kasama. So those items na inventory po mula last year tapos ay atin lang pong ngayon ibebenta, hindi po yun kasama kasi yun ay pinroduce last year. Okay, so kung marerecall po ninyo. So, this matters if different prices are changing by different amounts. So, let's try class ito pong ating activity. Okay, so in each scenario, determine the effects on the CPI and GDP deflator. So try nga po natin. Tatawag ako.
Okay, so si Miss Alexandra Clear for letter A. Ano mangyayari sa CPI and GDP deflator? Ano yung CPI and GDP po ay tataas po. Bakit tataas? Kasi po dun sa yung pagtaas po ng price ng sa Starbucks po. Tapos anong bakit siya related sa CPI? Bakit tataas? Tama naman yung sagot. Pero anong explanation natin? Bakit siya tataas? Okay, wala. So, di ba class, yung, sige, thank you, Ning. So, dito sa, ano natin, sa A natin ay, ang sabi, Starbucks raises the price of pinapurchase po ng mga typical consumers natin. Hindi naman, kumbaga, di ba, hindi naman palagi pong limited na yung talaga may kaya lang ang pwede mag-Starbucks. So, kahit naman ako, hindi naman ako sobrang yaman or what, eh, nakakapag-Starbucks naman. Ano? So, kumbaga, ginagawa din kasi yan ng ibang employees natin or ng workers para magkaroon ng me-time. Ganon. Ano? So, pwede pa din siya maging part po ng mga pinapurchase ng mga typical consumers natin. So, with that, ay, yung pag-i-increase po ng price ng ating Starbucks items ay mag-i-increase din po yung ating CPI. And bakit naman kaya mag-i-increase yung ating deflator, yung ating GDP deflator? Kasi class ay, wala naman po siyang na-mention dyan na hindi aligned doon sa definition natin ng GDP. Siya po ay, wala namang na-mention dyan na sa ibang bansa siya pinroduce, hindi naman siya import. Siya naman po ay wala din na-mention dyan na last year pa pinroduce. Alam nga namang last year pa ipinroduce. Ayan naman po ay food. And yan naman po ay during nag-order, doon lang ipoproduce. So with that ay, ang impact po niya kay GDP deflator ay same lang. Mag-i-increase din po. Okay? So, hindi lang po, kasi alam ko naman nasa material yung answer nito. Pero dapat alam natin, based on our discussions po, kung bakit nag-i-increase or decrease po yung mga values natin based on these situations. Ano, doon ko makikita po na clear po sa inyo or klaro yung aking diniscuss mula sa module 11 hanggang ngayon. Okay, how about the next one for letter B? Miss Flores, Eileen? Caterpillar raises the price of industrial tractors it manufactures at its Luzon factory. So, ano po, yung GDP deflator po ay tataas. Bakit? Bakit tataas ang GDP deflator? Kasi po siya ay manufacture o ginawa sa Pilipinas. Yung okay. Yung huwag kang kabahan. Yung CPI po ay bababa po. Base po dun saan. Pero hindi ko po alam kung bakit. Hindi. Wala namang bababa. CPI does not. Wala siyang i-increase. Wala siyang di-decrease. Unchanged yung ating CPI. Bakit? Kasi tractors yan. Part po yan ng capital goods. Hindi po kasama sa computation ng CPI ang mga capital goods kasi hindi naman yan pinipurchase ng mga typical consumers. Sige, thank you, Ms. Flores. How about the next one? Lalaki naman tayo. Sa lalaki naman.
Mr. Indaya. Mr. Indaya, nasaan na you? Nasaan na sa Mr. Indaya? Wala. Sige, si Mr. Matibag na lang, Paul Miko. Hello po. Hello, yes. Anong answer dito? Feel ko po ay tataas po yung CPI since Herman Reyes says in the Philippines. Gawa po ng Italian jeans po yung may Italiano po yung may gawa. Tama po ba? Then, isesell niya po sa Philippines. Feeling ko din, Paul, mali yung feeling. Okay po, pasensya na, nawalan lang ng connection. So, balikan ko si Paul. Nasaan na si Paul? Ma'am. Okay. Try po. So, tama ba yung feeling mo? Tama ba yung feeling mo? Opo, tama po. Okay, sige. So, tingnan nga natin. So, dito, ang ating answer is, si CPI po ay mag-i-increase. Bakit? So, di ba, based on my discussion po kanina doon sa contrasting kay CPI and kay GDP, kapag po import yung ating goods ay si CPI ay mag-i-increase pa din kasi part pa din po siya ng purchases ng typical consumers like itong mga jeans. Ano, usually pa din naman yung binibili. But for the GDP deflator ay hindi po siya mag-i-increase. Bakit? Siya po ay import. So, dapat ang ating GDP dyan ay unchanged.
So, siya ay mag-a-add lang sa consumption, but magma-minus tayo sa net exports. Kaya, unchanged po yung ating GDP. Okay? So, yun po yung answer natin dito sa ating active learning 3. So, now, let's proceed po ang ating discussion. Are we clear po ba doon sa tatlo? Can I receive any reaction kung okay po tayo doon and naintindihan? Sige. So, next po tayo. Do ano ha, meron po tayong recorded doon sa ating drive. If ever po na meron kayong unclear po sa inyo yung discussion ko, ay pwede nyo pong gamitin yun at balikan. And if still hindi nyo pa din maintindihan, gamit po iyon, ay di ako po ay PM nyo na lang. Ano? So we have here the next slide, correcting variables for inflation. So we're comparing dollars figures from different times. So actually, we can use this naman din kahit po in peso. So ngayon class, ay ang gagawin lang po natin ay we will determine kung ano ba yung value ng pera before doon sa value ng pera ngayon. Gaano kadami pa ba yung ating mabibili? Or anin ba yung mas madami tayong mabibili? Yung pera natin before or pera natin ngayon? So pasensya na, ang atin lang nakalagay na date. Okay po. Audible na po ulit ako? Yes po, ma'am. Okay, pasensya na ha. Tinotopak na naman ang internet dito sa BSU. Ilang araw na... So ngayon class, di ba may inflation nga po tayo. Anong effect noon? Tumataas po yung mga presyo ng bilihin natin. And also, bumababa din po yung value ng pera natin. So ngayon class, 'di ba? May maririnig kayo sa mga nanay ninyo or sa mga tito-tita ninyo, dati yung piso ang daming nabibili. Ngayon ay
hirap pang makaisang candy, ano, kasi mayroon ay 3-5 ang tindahan. Sa tindahan, ano, 3-5 ang candy. So, yun yung gusto natin, yung konsepto pong yun, yung gusto natin ngayon na i-determine. Kung yun po bang pera before, and then yung pera ngayon ay, alin po yung may mas mataas na purchasing power, or alin po yung mas madaming kayang bilhin. Okay? So, ipagpalagay nyo na lang class na itong December 2013, ay 2023, ha? Okay, so for year 1963, so we have minimum wage daw. Minimum wage to, ha? We have $1.25. And then for year 2023 naman, ay meron tayong minimum wage na 7.25. So yan yung nagiging income ng mga minimum wage earner natin na mga employees. So ngayon, to compare these values, we can use CPI to convert the 1963 figure into 2023 dollars. So kung sa atin, pwedeng yung 125 pesos before ay yung naging minimum wage na po ngayon ay 725, mag-anin kayo yung may mas madami tayong mapibili. Okay, so yun po yung i-determine natin. So, example lang yung kanina, ha. So, ngayon, we have here dollar figures from different times. So, we have amount in today's dollars is equal to amount in year T dollars multiplied sa price level today over the price level in year T. So, actually, ito yung ating year T ay yung before. Okay? Para po hindi mali to, amount in before dollars, multiply natin sa price level today over price level in before years. So, ngayon ay may given po tayo dito. So, in year T or yung sa before po, 1963, today is 2013. Minimum wage po natin before ay $1.25 and then yung CPI po natin ay 30.9. And before, and then CPI po natin today is 234.6. Ito po yung gagamitin natin na value para dito sa price level. The CPI will be the value po ng ating price level. And then with that, yung ating po magiging minimum wage in 1963 was, so we have here yung amount in year T dollars natin. So ano po yung amount natin? Yung atin pong minimum wage noong 1963, we have $1.25. And then, imultiply po natin doon sa CPI today, which is 234.6 divided by sa CPI before na 30.9. So, in this year, ay meron daw po tayong converted na value na $9.49. So, through the use po yung mga value ng CPI natin before and today ay na-convert po natin yung nagiging minimum wage before. So, kung ano po kaya siya magiging or ano magiging value niya this year. So, as you can see, from $1.25 noong 1963 sa year 2023 ay $9.49 yung equivalent value po niya. So, anong meaning niyan? Eh, kanina nasa around $7 lang daw yung minimum wage natin ng year 2023, di ba? So, ngayon ay mas malaki pa pala yung ating pera before noong 1963 kung i-convert natin sa pera ngayon comparing doon sa nagiging existing na minimum wage. So, anong ibig sabihin yan? Mas mataas pa po pala yung purchasing power natin or mas marami pa tayong pwedeng mabili sa pera natin before comparing sa pera natin ngayon. Okay? Nagagets po ako, class. Okay. So, sana po ay clear sa inyo. So, comparing dollar figures from different times, so researchers, business analysts, and policymakers often use this technique to convert a time series of current dollar
denominal figures into constant dollar real figures. They can then see how a variable has changed over time after correcting for inflation. So example nga po natin dyan, and usually natin na kinoconvert ay yan pong ating mga minimum wage. And luckily, nagkaroon tayo ng ganito para at least ay we can assess. So kung kayo, pwede nyo din pong i-assess. Halimbawa, yung inyong nanay ay magkano ba yung nanay or tatay, before tanongin nyo, magkano ba yung kanilang sinasahod? Tapos yung mga ate, kuya nyo naman, itanong nyo ngayon magkano yung sahod nila. So you can compute alin ba yung mas okay, yung maliit na sahod before ng nanay at tatay nyo or yung nag-increase po na sahod ng mga kuya at ate nyo ngayon. So baka malamang dyan ang maging answer pa din ay katulad nito. Mas mataas pa din yung purchasing power before comparing po sa ngayon. Kasi sobrang laki nung itinataas po ng presyo ng mga bilihin natin ngayon. Wherein, yun po ay nagre-reflect doon sa CPI values natin. Kaya nakakatulong yun sa paglaki po nung ating nagiging discrepancy ng CPI values natin ay paglaki din po nung nagiging bagong value natin or yung converted value natin ng minimum wage. Okay? So we have here activity po. So try natin i-solve ito. So ang ginamit naman natin dito ay tuition. So before, ang mura lang ng tuition. Ngayon ay medyo mahal ang tuition. Though kayo naman ay nasa state university, free po ang tuition ninyo. Ano? So dito ay imagine nyo lang po na kayo para mas maintindihan ninyo. So dito, tuition and fees at US colleges and universities. So meron tayong tatlong kategory dito. Private non-profit 4-year, public 4-year, and then public 2-year. So, nung 1990 daw, ito daw po yung mga price niyan. And then, noong 2015, naging ganito yung presyo. Given yung CPI natin noong year 1990 and CPI for year 2015, we will use the same formula po sa computation natin. So, now, ang question po sa atin ay, express the 1990 tuition figures in 2015 dollars. Then compute the percentage increase in real terms for all three types of schools. So ngayon ay, ang atin po munang i-compute ay itong private non-profit 4-year. So yung una natin, ito. So compute po natin yung 1990 ay i-convert natin doon sa 2015 na value. So we have here yung 9,340 multiply po natin sa 237.7 over 130.7. Ano po yung magiging value natin sa 2015 noong 9,340? Please compute. Okay, so we have 16,986. How about yung susunod? Yung susunod, yung sa public 4-year. So we have 1,908 multiply natin sa 237.7 divided by 130.7. Okay, so we have 3,470. And then for the last one, we have 906. Multiply natin sa 237.7 over 130.7. So what will be the answer? So we have 1,648. So yun po yung mga answers natin. Ngayon, class, ay, so, di ba ito pong naka-blue dito? Yan na daw yung bago natin. So, yung converted natin na
tuition na 9,340 pero kapag dinala natin sa 2015, siya daw ay ang value na niya ay 16,986. Pero in actual, ang tuition fee po ay 32,405. So, ano sa palagay nyo? Yan ba ay nakatipid ba ang estudyante ngayon or napamahal? Please type your answer. Nakatipid po ba or hindi? Hindi po, napamahal pa po. Ano? Kasi instead the based on our inflation rate ay ang tuition lang nila dapat ay 16,986. Eh anong nangyari? Na doble pa, naging 32,405. Napakalaki ng diferensya nung naging tuition fee. Ano? So, masyado sigurong nataasan ng university yung dinadagdag nila. Ano? So, considering class, dito naman ang ating pinapakita lang po ay yung in terms of inflation. Baka naman may other considerations pa yung mga universities, kaya sobrang tumataas po yung kanilang tuition. Papa, pwedeng may mga nadagdag silang mga miscellaneous or benefits to take care po yung mga students, katulad na lang ng mga dental care, health care, yung mga availability po ng clinics, baka wala before, ngayon ay meron na. Kaya siguro ganun, okay? Pero, ayun, as you can see, if i-compare po natin yung lahat nung years ay, or lahat po nung ating items or iba't ibang courses dito ay, lahat po ay mas mataas yung naging value ng ating 2015 comparing po doon sa converted. So now, ang sunod pong sabi sa atin or yung sunod na hinihingi sa atin is to compute po doon sa percentage change. So halimbawa dito po sa private non-profit for year. So let's compute po para po doon sa ating percentage change. So we have 32,000. Siguro naman ay kabisado na ang pagko-compute ng percentage change. Okay, so yung current year natin minus yung previous year divided by previous year na values. So we have 32,405 minus 16,986 divided by 16,986. Ano po yung ating answer? Okay, so we have 90.8%. So halimbawa po may mga assessment tasks kayo or mga examinations, ay ilalagay ko naman doon kung ilang decimal places yung requirement ko. Okay? So ganun po yung pagkuha natin. And then para naman po sa susunod, we have 9,410 minus 3,470 divided by 3,470. Ang answer po natin ay 171.2%. And then for the last one, we have 3,435 minus 1,648 divided by 1,648. Ang atin pong percentage change ay 108.4. So ang question lang naman sa atin ay iyon. Tapos ang last question po ay which type experience the largest increase in real tuition costs? Ano pong answer? Alin daw dyan? Alin dun sa tatlo ang may pinakamataas? Yung public 4 years. Kasi meron siyang 171.2%. Okay? So, for the real versus nominal interest rates,
So the nominal interest rate, we have here interest rate not corrected for inflation and rate of growth in dollar value of a deposit or the debt. So ito naman ay almost same lang din ng nominal konsepto ng nominal GDP and real GDP. Kaya nga lang class ay syempre ang pinag-uusapan na natin dito ay interest rates. So katulad po ng GDP, ang sa real interest rates or real GDP po natin, yun na po yung corrected for inflation. So ibig sabihin ay gumagamit po tayo ng base year po doon para ma-correct natin yung ating inflation. So dito, ang computation po natin ng ating real interest rate is equivalent po tayo sa nominal interest rate minus the inflation rate. So, pwedeng ganun na lang yung ating gagawin na computation. Unlike the GDP na meron pa tayong gagamitin na base year for the computation. So, pwedeng ganito na lang po yung ating gawing way to solve po yung ating real interest rates. So, meron tayo ditong example para po mas maintindihan ninyo. So, for example, meron tayong dinedeposit. And, okay, so before ko pala ito i-discuss ay, so when we say kasi class na interest rates, po pwede po iyan na in terms sa utang. Diba? Meron pong nagpapautang na ine-interesan tayo. So halimbawa, ano ba yung mga inuutang? Po pwede pong in terms ng, yung sa mga home credits, pwede yon. Pwede din pong yung mga bahay, yung mga house loans, pwede din po mga motorcycles, mga sasakyan. Yan po ay inilo-loans natin. And then every year po ay tumataas po yung ating nagiging monthly na kailangan na bayaran due to the interest rates. Pero yung mga save, yung other way naman po ng interest ay po pwede din po sa mga savings natin, yung mga deposits natin sa mga bank.